Khalil TV. Sa kabilang banda si Sofia. Naligo muna ako ng mainit. Inahit ko ang aking mga binti. Tapos nag-makeup ako. Oo, nag-makeup ako ngayon, big achievement. Tapos nagbihis na ako, nagsuot ako ng black dress at pinaresan ko ito ng black heels, iniwan kong nakabuka ang buhok ko. Sa kabilang banda, si Gabriel. Nagbihis na rin ako, nakasuot ako ng navy blue na shirt at itim na pantalon. Hinihintay kong bumaba si Sofia. And Sofia was here. She looked beautiful. Parang ginawa lang sa kanya ang dress na iyon. Lumapit siya sa akin at ngumiti. You look beautiful, Sofia. Salamat, namula siya. Shall we? Inabot ko ang kamay ko. Sure, binigay niya sa akin ang kamay niya sa kamay ko. Natahimik ang buong sasakyan, pero nagawa kong sumulyap sa kanya ng ilang beses. Pasimple niyang hinahangaan ang mga ilaw ng lungsod. Hindi niya kasalanan, ang New York City ay talagang mukhang mahiwaga sa gabi. Nakarating na kami sa restaurant. Pumili ako ng medyo classy na restaurant para sa date namin. Mayroon silang pinakamasarap na Italian food sa lungsod. Lumapit ako sa kanya, binuksan ko ang pinto ng kotse. Inabot ko ang kamay ko at inilagay niya ang kamay niya sa kamay ko. Pumasok kami at sinabi ko sa receptionist, Gabriel Montenegro. Oya, Mr. Montenegro, your table is this side. Mapangakit niyang sabi na ipinakita ang kanyang ganap na peking boobs. Umupo kami sa table namin at muling sinabi ng receptionist na iyon, Mr. Montenegro, I am standing there. If you need anything, idiniin niya ang salitang anything, pinaalis ko siya. This must happen a lot with you, right? Tanong ni Sofia. Well, I'll be honest, yay! So tatawagan mo siya, tinuro niya ang bimbo na iyon. Sofia, I am on date with you. And you are asking if I am gonna have sex with that bimbo. Sumirit ako. I am sorry, but I thought this is just a date. Not so serious types. For me it is. At bakit naman? Parang natarante siya. Because I like you, Sofia. I really like you. Matalino ka, masipag, maganda. Ibang-iba ka para sa ikabubuti mo. Nung una medyo nag-aalangan ako dahil ayokong malagay sa panganib ang buhay mo. So I went to Italy to divert my mind. Pero nabigo ako at nandito ako sa isang date. Sinabi ko ang bawat salita ng tapat. Gabriel, Sofia, hindi mo na kailangang sabihin kung hindi mo nararamdaman. Gabriel, hahayaan mo ba akong tapusin ang pangungusap ko? Yeah, I am sorry. I like you too, but it's all very new for me, these emotions, attraction. I want to take it slow. Naiintindihan ko, don't worry, we'll take it slow. Ngumiti ako at ipinatong ang kamay ko sa kanya. Napangiti siya. Dumating na ang pagkain namin at hindi na kami nag-aksaya ng oras sa pagsisimula. Nakakamangha talaga ang pagkain dito. Napaungol siya. Ngumiti ako, tama ang sinabi ko sa'yo. Pagdating ko sa Amerika, ito ang unang lugar kung saan ako kumain. That time it was a small place, but now it's huge. So sabihin sa akin ang tungkol sa iyo na hindi ko alam, tanong ko. Okay, I love reading books like a lot. I like to go to parks. My favorite TV show is Friends. Okay, now tell me the things you don't like. So ayoko ng mga taong magulo ang kwarto. Ayoko ng hindi ako pinapansin kapag nagsasalita ako. At marami pang ibang likes and dislikes na unti-unti mong malalaman. Alright, Miss Sofia. Now tell me about you, Mr. Mafia. Tinulak niya ako. Sofia, as you may think, there is no goody-goody story of me. It's all bad. Pinatay ang mga magulang ko sa harap ng aking mga mata. Oh my God. I'm so sorry, Gabriel. Nilagay niya ang kamay niya sa kamay ko. Mula noon ay nagpa siya akong maghihiganti ako sa kanilang pagkamatay. Ngunit hanggang ngayon ay hindi ko pa nahuhuli ang lalaking iyon. Tuwing umaga ay bumangon ako na may isang motibo na malapit kong mahanap ang lalaking iyon. Gabriel, hindi ko alam na ganito na pala ang pinagdadaanan mo. It's okay, Sofia. This is the reason I behave so rude and tough. I don't want people to know what I'm going through. Pero ngayon alam ko na, so I can help you. You will work with guns. Nagtatakang tanong ko. No, dummy. I can help you to stable your mind, that means emotionally. Salamat, napangiti ako. Uuwi na tayo, tanong niya. Sure. Sa kabilang banda, si Sofia. Nakarating na kami sa bahay. Nang nasa entrance na kami ng kwarto ko, hinawakan ni Gabriel ang kamay ko at hinalikan ang likod ng kamay ko. At sa kanya hinawakan ang mukha ko, at dinampi ang labi niya sa labi ko. Napaka-possessive na halik. Kinagat niya ang ibabang labi ko at napaungol ako.
Kinuha ang pagkakataon ay pinasok niya ang dila niya sa bibig ko. Iyon ang pinakamagandang halik na naranasan ko. Hinalikan niya ang noo ko. Good night, Sofia. Good night, Gabriel. Nalulungkot ako para kay Gabriel. Marami na siyang pinagdaanan. Ano ang mararamdaman mo kapag ang sarili mong magulang ang pinatay sa harap mo? Man, that hurts. But I am gonna be there for him. Naalala ko noong sinabi sa akin ng aking orphanage lady na hindi patay ang aking mga magulang. Buhay sila pero hindi nila ako gusto. Kaya ibinigay nila ako sa isang orphanage center. Sobrang nasaktan ako noon. Bakit ayaw sa akin ng sarili kong mga magulang? Anyways, lagpas na ako sa stage of hurt ngayon. Pero si Gabriel ay pinakita niya sa akin ang whole opposite niya. Masyado siyang mapagmahal, maalaga. You wouldn't know that this man can behave rude too. At natutuwa ako na nagde-date kami ngayon. Medyo maaga akong nagising ngayon. May oras para magising si Gabriel. Kaya napagpasyahan kong magluto ng mabigat na almusal. Oo, marunong akong magluto 24/7. Gumawa ako ng ilang butter pancake, boiled eggs at bagel. Oo, nagawa ko lahat. Alam ko, talented ako. Bumaba si Gabriel sa mesa na nakasuot ng usual suit. Pero mukhang nagmamadali siya. Good morning, Gabriel, masayang sabi ko. Morning, Sofia. Hinahalikan niya ang pisngi ko. Nagmamadali ka, sana sabihin niyang hindi. Oo, may isang big deal na kailangan kong sakupin. At ngayon ang araw. Sorry pero nagmamadali talaga ako. We'll meet you tonight. Kinurot niya ang noo ko at umalis. Pero naghanda ako ng malaking almusal para sa iyo. Wala siya doon para makinig. Bakit ko ginawa ang lahat ng ito? Para marinig na nagmamadali ako. I made it with so much effort but he didn't even stay to listen. Jerk. Kumain ako ng kaunti sa aking malaking almusal at nagpa siya na ibigay ang natitira sa mga nangangailangan habang papunta sa diner. Sa kabilang banda, si Gabriel. Oh my God, what a day. Pero nagpapasalamat ako na nagawa kong masira ang deal na iyon sa drug lord. Isa siya sa pinakamalaking dealer sa Amerika. At siya ay isang magaling. Hindi yung tipong masama. Pagdating ko sa bahay, wala pa si Sofia. Ngayong umaga masyado akong nagmamadali kaya hindi man lang kami nakapag-usap ng maayos. Nag-freshen up ako at sinuot ang track pants ko. Pababa na ako ng hagdan nang marinig kong bumukas at sumara ang pinto ng kwarto ni Sofia. Dumating siya pero hindi pumasok sa kwarto ko. Anong nangyari sa kanya? Sa kabilang banda, si Sofia. Today was a bad day. Nasira ang mood ko buong araw dahil sa jerk na yon. Kahapon ng gabi sinabi niya sa akin na gusto niya ako at ngayong umaga umasta siya na parang total jerk. Ugh. And fun fact, nasabi ko rin sa kanya na gusto ko siya. Matagal akong naligo, sinuot ang French crop top at pinky shorts. Dumiretso ako sa kusina. Sa dami ng galit ko sa kanya, kailangan ko siyang ipagluto. Boss ko pa rin siya. Pagdating ko sa kusina, nakaupo na si Gabriel sa dining table na shirtless na parang hinihintay ako. Bakit kailangan niyang maging shirtless? Ngayon kailangan kong mag-focus ng higit sa pagluluto kaysa sa karaniwan. Nagpa siya akong kausapin siya ng kaunti. Hey, sabi niya. Hey, hindi ko siya nilingon. Hindi mo sinabi sa akin kung kailan ka dumating. Yeah, little tired today. Nagsimula akong kumuha ng mga sangkap para sa paggawa ng mga meatball at spaghetti. Oh, long day ha. Nakita kong nahihirapan siyang ituloy ang usapan. Yeah. Me too, sabi niya. I am making meatballs and spaghetti. Okay lang ba sa'yo? Tanong ko. Well, kailangan ko. Sure, nagkibit-balikat siya. Sinimulan ko ang aking trabaho. And as my usual habit, binuksan ko yung music. Nakaupo pa rin siya pero hindi siya nagsasalita. Sa palagay ko ay kumukuha siya ng ideya kung ano ang sasabihin. Dahil sigurado akong medyo kakaiba ang narinig ko kanina. Ngunit nagpa siya ang jerk na manood ng ilang TV at pumunta sa sala. Napakabastos. Hindi niya ba ako kayang kausapin? Tanungin mo ako kung ano ang problema. Sa tingin ko ngayon na hindi niya nakuha ay galit na ako sa kanya. Ayos lang. Hindi ko siya kakausapin hanggat hindi siya lumalapit sa akin. Nagluto ako ng hapunan at tinawagan siya. Nagsusurf siya ng mga channel. Siguradong hindi siya nanunood ng TV. Handa na ang hapunan, sinabi ko. Oh yeah, let's go. No, you go. I am not hungry, nagsinungaling ako. Ano ba, sabi mo pagod ka at ayaw mong kumain ngayon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. I don't want to eat now. That's it, nagsinungaling na naman ako. Okay, Sofia, anong nangyayari? Wala naman, liar liar pants on fire. Sabi ng isip ko. Sofia, you're acting weird this evening. Ano bang problema? Hindi ako nagsalita. Sofia, sigaw niya. Aalis na sana ako. Paano niya ako nasigawan ng ganito? Galit na galit ako sa kanya, pero hinawakan niya ang wrist ko. Saan ka pupunta nang hindi mo ako sinasagot? Ayokong kausapin ka, bitawan mo ako.
Sofia, may nagawa ba akong mali? Tanong niya sa malambing na tono. Oh Lord! Hindi ka nag-almusal ngayon, sabi ko nang napakabilis. Ano? Wala akong makuhang salita, sabihin mo ulit. Hindi ka nag-almusal ngayon, umul ko. Iyan ba ang dahilan kung bakit ka nagagalit? Napakaraming bagay ang ginawa ko para sa iyo para sa almusal, pero masyado kang nagmamadali. Sofia, I am so sorry. I didn't mean to do it. I'm very sorry. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Natunaw ako nito. It's okay now. I am not really mad at you now, sabi ko sabay pout. Huwag kang magpout, okay? Bakit? Kasi feeling ko hahalikan ko ikaw ng mahigpit. Kung gayon, sino ang pumipigil sa iyo? Matapang kong sabi. Oh ito ba, lumapit siya sa akin at hinila ako sa bewang ko. Dumapo ang mga kamay ko sa dibdib niya. At maaari ko bang sabihin sa iyo na siya ay shirtless? Nang hindi na nagaksaya ng panahon ay hinuli niya ang labi ko sa labi niya. Ito ay mas magaspang at nangingibabaw na halik. Nang malagutan na kami ng hininga, humiwalay kami at sinimulan niyang halikan ang pangako sa kabumaba sa leeg ko. Pinulupot ko ang mga paa ko sa bewang niya. Pero naputol ang make-out session namin ng tawag niya sa telepono. Kailangan kong kunin ito, sabi niya. Sure, humihingal na sabi ko. Nag-excuse siya at nasa phone call siguro ng 10 minutes. Sofia, can you serve me dinner real quick? I need to be somewhere right now, tanong niya. Of course, umupo ka. Inihain ko sa kanya ang spaghetti at meatballs. Ang bilis niyang kumain, para siyang gutom ng ilang araw. Medyo nakakatawa. It was great. I will be home pretty late, so don't stay up, okay? Yes boss, natawa ako. Mabilis niya akong hinalikan at umalis. Pagkaalis niya, tinawagan ko aking bestie. Amelia, hey ikaw, ano na? Ako, wala lang girl, may spaghetti lang. Amelia, bakit hindi mo ako kayang ipagluto ha? Ako, hahaha, kaya ko. Bukas makukuha mo ang paborito mong lunch sa ginawa mong ospital. Sige. Amelia, ikaw ang paborito kong tao sa mundo, Sofia. I love you. Ako, love you too, gotta go, good night. Amelia, dream about Gabriel, tumawa. Ako, Amelia. At pagkatapos ay ibinaba namin ang tawag. Anong ingay na dumarating? Nagising ako, tinignan ko ang orasan 8 minuto pasado alas 6 na ng umaga. Dumating ba si Gabriel kagabi? Naisipan kong suriin siya at pati ang ingay na ito. Parang may stick na alam mong tumatama sa sahig. Nakarating ako sa kwarto ni Gabriel, wala siya. Hindi pa siya umuwi, ngayon natakot ako. Pero nagpasya pa rin akong pumunta at sundan ang ingay. Nagpatuloy ako sa paglalakad pababa. Pagdating ko sa kaliwang poste ng sala, may isang pinto. Nagmumula ang ingay doon. Binuksan ko ang pinto, may hagdanan. May basement din ang bahay na ito. Medyo madilim. Nagpatuloy ako sa paglalakad sa tulong ng wall support. Nakarating ako sa stage kung saan walang hagdan pero may konting liwanag na nagmumula sa right side. Pumunta ako sa liwanag. At ang nakita ko. Gabriel, gulat na sabi ko. Gabriel had probably beat the shit out of that guy. Halos walang malay ang lalaki na nakahiga, na puno ng dugo ang mukha ng lalaki, may dugo ang sando niya. Duguan ang kanang kamao ni Gabriel. May pawis siya sa mukha. Humihingal siya, at tiyak na hindi niya ako inaasahan dito. Sofia, wala ka dapat dito. Mahinang sabi niya. Lumapit siya sa akin, pero sa sobrang takot ko napaatras ako. Siguradong napansin ito ni Gabriel. Sofia, hindi kita sasaktan, bulong niya. Pero na-overwhelmed yata ako. Tumakbo ako papunta sa kwarto ko, nilock ko ito at pumasok sa banyo, nasuka ako. Yung buong eksenang gusto kong kalimutan. Yung tipong, kamao ni Gabriel, lahat. Hindi ako sanay sa ganito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hanggang ngayon okay lang ako sa pagiging mafia leader ni Gabriel dahil hindi ko talaga nakita ang ginawa niya. Pero ngayong nakita ko ng sarili kong mga mata, kinilig ako sa kaibuturan. Lumabas ako ng banyo, at umupo sa kama. Wala akong maramdaman. Patuloy na kumakatok si Gabriel. Pero wala akong lakas ng loob na buksan ang pinto. Sofia, please open the door. Let me talk to you. Please huwag kang matakot, sabi niya. Gabriel, can we talk later? I can't live with knowing you are scared of something or rather me. Please open the door, baby. Nagpasya akong pag-usapan ito. Sa ganitong paraan siguro magiging mabuti tayong dalawa. Binuksan ko ang pinto. Nakatayo lang si Gabriel sa labas na may helpless expression. Tiningnan ko siya nang blanko ang mukha. Sofia, ay, pinutol ko siya. Gabriel, I understand that you are a mafia leader. Your work is to do all of that. Pero hindi ako sanay. This was the first time I saw this much blood. At yun din, ikaw siguro ang bumugbog sa kanya. Panipi. Sofia, hindi ko alam ang sasabihin ko sa'yo. Because the fact is that this is the work I do. But listen to me very carefully. I will never hurt you. I repeat, never.
Don't be scared of me. It breaks my heart, Sophia. I trust you, but this is all very unusual for me. I said, still unsure. I know, Sophia, but we will figure it out, okay? Pinulupot ko ang mga kamay ko sa bewang niya. Niyakap niya ako pabalik. Isang malambot na halik ang ginawa niya sa ulo ko. Napasubsob ako sa dibdib niya. Nagugutom ako, Sophia, bulong niya. It was almost 8 a.m. now. Oras ng almusal. Of course, napangiti ako. Ano ang dapat kong gawin para sa iyo? Tanong ko. Hindi ko sinabi na ipagluluto mo ako ng almusal. So magluluto ka ba ng almusal? Curious kong tanong. I will, but it will take some more days or maybe months. Ngumisi siya. Kung ganoon ano? We are going on breakfast date, get ready. Napangiti siya. Sige, bigyan mo ako ng 30 minutes, excited kong sabi. Sa kabilang banda, si Gabriel. Thank God hindi galit sa akin si Sophia. Natakot talaga ako nang pumasok siya sa basement. Ito ang lugar kung saan ang aking mga tauhan at kung minsan ay pinahihirapan ko ang mga taong lumalaban sa akin. Hindi ko gustong ipakita sa kanya, dahil alam kong hindi siya sanay sa lahat ng ito. Matatakot siya, at iyon lang ang nangyari. Pero ang pinakamasaklap ay natakot siya sa akin. Hindi ko gugustuhing matakot siya sa akin. Gusto kong malaman niya na kahit anong mangyari hindi ko siya sasaktan. At sinabi ko sa kanya iyon. Unti-unti niyang naiintindihan, ngunit kailangan kong siguraduhin na hindi na siya muling pupunta sa basement. Sophia is really special, she is different. Hindi niya deserve ang anumang masamang bagay. At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po, God bless and ingat po tayong lahat.